Nag-usap sa telepono ang mga security adviser ng Pilipinas at Amerika kasunod ng panibagong pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Nakatutok si Mark Salazar. Si National Security Adviser Eduardo Anyo ang nagsabi. Kausap niya raw kahapon ang kanyang counterpart sa Amerika na si National Security Adviser Jake Sullivan. Ang kanila raw pinag-usapan, ang anya ay illegal, agresibo at delikadong galawan ng Air Force ng China laban sa ating Air Force sa Bajo de Masinloc. Ganon din ang mga aksyon laban sa atin ng Chinese Coast Guard sa Patag at Lawak Island, lahat sa ating West Philippine Sea. Sa parehong phone call, binigyan din daw ng Amerika ang ironclad commitment nila sa atin. Kahapon inalmahan ng Chinese Embassy at Chinese Foreign Ministry ang pakikialam daw ng Amerika sa issue. Na agad raw hinusgahan ng China sa naganap na banggaan ng barko nung Lunes sa pagitan ng Coast Guard ng Pilipinas at China. Sa bersyon ng Foreign Ministry ng China, Pilipinas daw ang may kasalanan dahil pumasok ito sa kanilang teritoryo sa Shanbinjiao nang walang paalam. Binigyan din ng China walang karapatang makialam ang Amerika at iba pa sa usapin ng South China Sea at West Philippine Sea. Sa isang forum sa Pasay kanina, kalma ang ugnayan sa pagitan ng mga Filipino-Chinese businessmen at ni Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Silian. Ang pinag-uusapan kasi ay partnership sa negosyo sa tinatawag na Greater Bay Area ng China sa Guangdong, Hong Kong at Macau. Trade between the Greater Bay Area and ASEAN countries reached 1.4 trillion US dollars, accounting for 22.6% of the total foreign trade of the Greater Bay Area. This Bay Area will become the major engine of regional and world economic growth, and there is a great potential. So we hope that we will work together to benefit from this the development of this Greater Bay Area. Hindi pinag-usapan ng tungkol sa West Philippine Sea kahit pa sinubukan tanungin ng media si Ambassador Silian. Kahit ang mga negosyanteng Filipino-Chinese ay nagsasabing counterproductive ang awayan sa West Philippine Sea at ang pakikialam ng ibang bansa sa issue. Sana itabi na namin yung mga misunderstanding so we can move forward towards investment, towards peace and security, and towards stability. At kung makikipagnegosyo raw tayo sa China, hindi makatutulong na kontrabida ang tingin natin sa kanila. They color it in such a way as if Dracula ang China. Hindi totoo. China is the most peace-loving country in the whole world. Ayaw sila magulo, ayaw sila makaaway. But pilitan mo, they'll be forced. But they will never be the first one to strike. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.